kay Coley George. Don't speculate. Huwag na kayo magtanong kung kanino. Ako na nagsasabi at pinaninindigan ko lahat ng sinasabi ko. At alam niyo, George, birang-bira ako magsalita. O ngayon, ulitin ko. Vice President Lenny, be a hero. Withdraw. Give chance to the other candidates. Baka kami ang makapagpatagumpay nung gusto mo. Yun yung ako. So, I stand on it. I believe on it. And it's high time, diba, na matikman din nila yung lasa ng sarili nilang gamot. For now, yun, pinaninindigan ko yun, tapos tapos na. And I think there is nothing wrong from that. Walang mali doon. Nasabihin ko rin yung opinion ko. Nung nag-opinion sila, sabi nila mag-withdraw ping, mag-withdraw money, mag-withdraw Roberto Gonzalez, mag-withdraw Isko, opinion nila yon. Ngayon, karapatan din na marinig yung baka yun din ang boses ng ordinaryong pamilyang Pilipino. O, ulit-ulit. Hashtag, withdraw Lenny, don't be a bully. Opinion mo yun. Mayor, for clarity and context, nagkaroon po ba ng direct call sa inyo si GP Lenny? Kasi po, sa fact-checking, walang public pronouncement, leader interviews na sabi siya na mag-withdraw yung mga kandidato. Ang galing mo, George. Thank you for asking. That is the difference between a tiger and a cat. Diyan pinag-ihiwalay ang leon at pusa o puting. Ako, hindi kita kailangan gamitin o gamitin ang mga kasamahan ko para sila magsalita with Rolini. Ako, paninindigan ko ang paniwala ko. At sasabihin ko ang paniwala ko. Hindi ko na kailangan iutos sa mga troll. Hindi ko na kailangan iutos sa campaign team. Kapag may nararamdaman akong mali at kailangan ko sabihin yung tama, ako mismo magsasabi. You know why is it very important? Yun ang tawag doon, paninindigan. It only proves ayaw nilang aminin na ginagawa nila yung withdraw, at ayaw din, George, then let me go back again a little bit. Bakit ayaw nilang aminin or i-deny na kinausap nila kami? Okay na. At kinausap si Senator Ping Lacson. At kinausap si Secretary Norberto Gonzalez. Matala ayaw, simple lang naman sabihin nila eh. Kung talagang totoo ang ugali ng Yellow Ping, sabihin, hindi totoo yan. Oh. Or, hindi yan tama. Mali yan, hindi yan totoo. Pero hindi nila dininay, hindi rin nila inaamin, pananahimik lang. Pero, ang gagawin na naman nila, uutusan nila yung mga troll, yung mga campaign nila, ipipressure yung mga kaibigan ni Carl, kaibigan ni Chopet, kaibigan ko, Doc Willie, kaibigan ni Sam, kaibigan ni Secretary Castriciones. Pupunta sa mga kaibigan nila. Kaya dito, ang mahina ang loob, walang karapatang mamuno at pamunuan yung 100 million mahigit na Pilipino na nasa krisis. Kung ganun pa lamang, sa kwentuhan pa lang, hindi mo na kayang panindigan yung mga bagay na sinasabi mo at ginagawa mo. I think dyan na hinihiwalay ang tigre o leon sa pusa o puti. Ayun. Mga kapubayan, George, bakit ko nasabing bully sila? Eh talaga namang bully sila eh. Yung mga negosyante, naalala nyo yung nangyari sa Iloilo, kumain lang yung kalaban ng pink sa restaurant. Anong ginawa nila? Cancel nature. Eh di ba pambubuli yun? Yung mga may-ari ng malalaking kumpanya, tinatakot yung empleyado, kailangan mag-leni kayo, kundi tatanggalin kayo sa trabaho. Di ba pambubuli yun? Ngayon, kung walang lalaban sa bully na yellow pink, kung walang lalaban sa kanila, paano lalaban yung ordinaryong tao? That's why you really have to be very careful with your environment.
kasi pati bayan ng dibdib to. Kung ngayon pa lang wala ka ng paninindigan, ito, kwentuang barbero pa lang to, ha? Opinion pa lang to. Kampanya pa lang to. Paano pa pagka binigyan ka na ng pagkakataon ng mga Pilipino na pamunuan?